marahil isang kalooban ng Panginoon na pag-isa yun yung aking pag-ibig. Yung talaga ang layo rin kung bakit tayo narito. Yung ating pag-isip, yung ating puso, magkaisa. At yung isa na nais natin magbigyan ng kapurihan ng ating Diyos, mabigyan natin ng kalawasan. Yan ang isa sa mga kailangan kung bakit tayo narito. Sambahin siya. Buhay ng Panginoon! At magandang-magandang umaga si kapatid Rasyon, yung mami siya, ang mga nakakatuwa. Salamat sa yung talagang layo ng Panginoon eh. Na tayo manatili. Sabi nga eh, huwag yung kalilimutan yung mga pagtitipo na ganito. Lalo, alam na alam natin ang sabi, kung nalalaman ninyo na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kailangan ninyo ganito. Mga bagay na mabuting gawa, huwag tayong mapatay. Good morning sa ating kapatid na Norbert, ano? Kasama lagi, no? Sa kapatid na Norbert. Yan. Salamat, ano? Sa ating pag-aaral, makita natin yung sinasabi na magkaisa tayo ng pag-ibisip. Na, sabi, pasahin mo, maganda yung ating aralin, no? Hindi. Sabi, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag niyo ilagak ang iyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga panta sa iyong mga hakap. Huwag kayong magbayad kalinuman ng masama sa masama. Isipin niyo mga bagay na kapuri-puri. Ito maganda yung mga pag-aaral natin. Kung maaari, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Magkaroon. Tapos ito pa, oh, ito nyo. Sabi ganun, huwag kayong maghigantihan. Tapos kung yung kaaway mo magutom, pakain nyo. Yun yung mga pag-isip na magkaisa. Kung may mga kaaway natin, sabi rito eh, kung siya'y magutom, pakain. Yung mga sinasabing magkaisa, yung mga dapat na isagawa. Kasi nga, tayo nung araw, hindi ganito eh. Hindi ganito yung pag-iisip natin. So, yung simula ng tinawag tayo ng Panginoon, ito yung pinag-iisip sa atin. Ang isa, sabi doon sa Roma, tingnan niya, babasa lang po tayo sa Roma. Sa chapter 7 ng Roma, ito isa, para madali magawa natin yung ganitong pag-iisip. Alam mo, sa katunay, kung binabanggit kayo na, kung tayo, no, yung pag-iisip natin sa salita, ano kasi yung kahalayan, di ba? Puro patid yan. Andyan yung isa sa likutan, yung bita na naman. Yung kasakiman, andyan. Ang kapuotan ng galit. Diyan kasi sa likutan eh. Tsaka yung kapaluluan yung mapagmataas. Nandiyan kasi natin sa likutan. Kaya huwag tayong makiayon sa salibutan yung pinanggit kanina. Kasi nga, yung ugali natin, nung hindi pa tayo nakakarigit ng salita ng Panginoon, iba eh. Pagkaaway mo, siyempre, pag-iigantihan mo yan. No? Kung hindi ka makaganti, talikuran, gagantihan mo siya. Yung ugali na sa salibutan. Pag inusig ka, sigit mo rin siya. Parang, kung anong, katulad ng araw, no? Nung panahon, nung kautosan, ngipin sa ngipin, mata kung sa mata, buhay kung buhay. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Sabi ko na kapag dinukot yung mata mo, dinukotin mo rin yung mata. Ganun yung araw. Pero iba na kayong pag-iisip natin, hindi lang sa salibutan ito eh. Kung siga tayo ng araw, mapagmalaki, mapagmalakas eh. Sige, may kapangyari kang malakas kayo. Yun yung inaalis natin. Kasi yun yung mga bagay na datihan natin pagkatao na inaalis sa atin. Kaya yung pag-iisip natin, iba na eh. Sabi ko na sa 7, ha? Tinga, sa Roma. Ano natin? Sabi sa 25, ito na yung isa sa pag-iisip natin. Para magawa natin yung nabasa natin kanina. Alam mo, mahirap ulitin ko, no? Kahit si kapatid na Norbert siguro, alam niya to. Mahirap kung ang kaaway mo magutom,
papakainin mo yung mga gawa yun. Galit ka rin eh. Baka sabi mo nga, puti nga sa'yo. Kaawin. Iba yung isip. Puti nga sa'yo. Lalaitin mo pa eh. Yung ating Panginoon Jesus, hindi ganun. Nang alpisto niya siya, hindi siya gumanti ng pag-alipusta. Parang natural na, no? Pag minura ka, mumurahin mo rin. Murin! Parang ganun eh, di ba? Pero iba na, muna nang tinawag tayo ng Panginoon, binabago yung ating pag-iisip. Binabago yung ating pag-iwan. Binabago yung ating pag-uugali. Alam mo, mahirap baguhin ang ugali ng isang tao eh. Pag mamatas ka, mahirap mabago yan. Mahirap. Nababago yan sa salita ng Panginoon. Ang mabag ito, no? may mga nakasalamuha tayo sa ating mga trabaho noon. Isa siya ano eh, narehab siya yung ating siya. Nagbago siya panandalian pero nagbalik din. Sabi ko ang tunay lang sa ating Panginoon. Mababago ka lamang sa salita ng Panginoon. Pati yung pagkamataas mo. May mga kapatid tayo na mapagmataas sa kanilang mga testimony na nabago ng Panginoon dahil sa salita ng Panginoon. Yung kasaysayan ni Cassius, mapagmataas si Cassius, yung sinasabi niya kayo po yun, na mapagmataas niya. Kasi nga meron siya. Pero nung salita ng Panginoon, nung lumating sa kanya, nung panahon na naghirap siya, eh, alam mo, Panginoon, gumagawa ng kaparaan yun. Isang pinapalo tayo para bumaba ka. Tama yung sabi kanina eh, di ba? Na yung pagmata, yung mga matataas, ipinababa ng Panginoon. Na isa sa layon kung tatawagin ka, yun ang ano, mababa ka. Patuloy si Kasher, asan na siya ngayon si Kasher? Natuto magpakumbaba. Nakisalumuha sa ating mga mababa. Kasi nga yung pag-iisip, ganito po, sa Pentecost, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong itinaglilingkod ang aking pag-iisip. Sinabi nila yun, tunay kong itinaglilingkod yung aking pag-iisip. Saan? Saan yung pag-iisip na yun? Sa kautisan ng Diyos. Kita mo na, magagawa mo kapag yung pag-iisip mo sa kautisan ng Diyos. Hindi ka na makakagawa na masama kapag ito na yung pag-iisip mo. Yung paglilingkod ko sa Diyos, yung pag-iisip mo sa kautusan ng Diyos. Ang sabi dun sa Ecclesiastes, alam natin, no? Basahin natin. Ecclesiastes, kita niya, sa 8.5, siyempre, yung pag-iisip mo dun sa utos ng Diyos. Di ba? Siyempre, iingatan mo na siya. Sabi nito, 8.5, ang nag-iingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay. Hindi na eh. Nananahala kasi sa iyong salita ng Panginoon. Kaya, natututo ka lang, ano, huwag gumanti. Hindi mo na pairalin yung galit mo. Kung dati, ano tawag sa, ano yun, makisig eh. Tawag sa, parang bado. Ang gano'n, no? Pag sinuntok ka, nalako ka, suntok-tokin mo. Gano'n yung pag-iisip ng tao. Ngayon, inuutos sa atin yung mga bagay na kainahin mo na lang. Mahinahon ka na ngayon. Hindi ka kaagad-agad na gaganti. May pagpipigil ka na. Yung salita ng Panginoon na ating natututunan. At sa naman, sabi ko sa awit. Sige nga sa awit, ha? Sa awit 100, hindi ako naalay. Alaalay, ha? 119, kita niya. Si Haring David, ganito naman sabi ko. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso. Ito na. Pag-iisip, tapos yung paglilingkod mo, yung pag-iisip mo sa utos ng Panginoon. Ito na nasa iyong puso. Kaya, yung sinabi ng Panginoon, yung kitpan na ibibigay ko sa iyo, may na kailangan isulat ka. Kundi, sa isip at sa puso. Ito na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Hindi na kailangan pang katulad sa nakita natin. Ito,
Huwag kang magnanakaw. Diba yung kapagustos, nakasulat niya sa harapan eh. Ngayon sa atin, dahil sa iningatan natin, yung, o kaya masabi natin yung paglilingkod natin, yung pag-isip na natin, yung nasa utos ng Panginoon. Kaya ang iingatan mo na sa puso, ang dahilan upang huwag kang magkasal. Kasi tinawag tayo ng Panginoon, hindi sa ikarurubi, kundi sa pagpapakalan, magiging sakday sa sabi ng Panginoon. Kung naalala nyo, mga kapatid, ang mga paunang pagpapahayag ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, sa muli ating basahin, alam ko, alam nito eh. Sa Mateo, ganito po ah. Tingnan niya. Mateo chapter 5. Ito na, nagagawa na natin ito eh. Dahil sa pag-iisip na iisa. Sabi sa ilang mga talata sa tupay eh. Na pag-iisip katulad ni Kristo. Namaya, basahin natin yan. But, ano yung sa chapter 5? Kita niya ah. Ito nung araw eh. Sa 43, nabasa po tayo. No? Narinig din yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Yun talaga eh. Ibigin mo kapwa. Kasi yun ang kapwa. Pero, sabi rito, kapuotan mo ang iyong kaaway. Yun yung araw. Kaya nga sinabi eh, buhay kung buhay. Pag buhay yung utang mo, buhay din ka pa yun. Ganun yung araw. Eh, kung titignan din natin, ngayon din, ganun eh. Hindi no, nakawala eh. Pero kung may kautosan ka ni Kristo, eto na, datakwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisikusik. Kita niyo yung focus na ito? Mabigat, di ba? Idalangin po yung, ano, yung kaaway mo. Binadalangin na. Tapos, upang kayo maging mga anak ng iyong ama na nasa langit. Yun yung sabihin. Sapagkat, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa maubuti. Nagpapaulan sa mga galak at sa mga hindi galak. Sapagkat, kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ito'y natural sa atin. Natural to guys, sa sanlibutan ito, natural. Siyempre, yung iibigin mo lang, yung iibig sa'yo. Di ba ganon? Yun ang katotohanan sa ita ang Panginoon. Katotohanan yun. Kahit saan, yung mga, yung nagbibigay sa'yo, siya rin ang bibigyan mo. Parang ganon eh. Pero sa atin, no, yung mga naturoan ng Panginoon, yung ganon eh. Yung ganon yung pinapakita sa atin. Sabi ka naman, sapagat kung kayo iibig sa nang nagsisiibig labang sa inyo, anong ganti na inyong kakampin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis. Talaga eh, no? Kung ang mga kapatid lamang ninyo ang iyong babatiin, ano ang kalabisan ng iyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hindi? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya na inyong ama sa kalangitan. Yung pala ang pag-ibig ng Panginoon. Yung sakdal ang bawat isa. Alalahan natin kung tayo hindi pagkatawag ng Panginoon, yung mga nilakaran natin ng una. Ang sabi ganun sa Efeso, balikan natin. Efeso, ganito tayo eh. So, Efeso chapter 2. Sa Diyos na inyong nilakaran noong una sa lakad ng sanlibutan. Yun. Yun ang sa tres. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At, no, at tayo noon ay katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga anayas din tayo ng araw. Sa iba ng mga talata, doon sa unang Korinto, sa ibang talata, sa unang Korinto, chapter 6, alam na alam, parasak tayo, parasak na ito eh. Nais ko lang basahin ah. Sanay na ako. 6-9 ako.
ng Korinto. O hindi ba ganyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid ni ang manalamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapasungayaw, ni ang mga manglulupik ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Binabagit ganyan ang ilan sa atin. No, yung mapaglasing. No, nakakaya yung... Nakaralan na ba kayong malasing mga kapatid? Yung susuray-suray. Ganun tayo ng araw. Yung suray-suray. Walang direksyon. Basta sa kalayawan, masaya lang tayo. Nakaralan na ako yung ganyan mga kapatid ng araw. Pero hindi ako sanay, hindi talaga naging ng araw pa eh. Pero isang beses na nalasing ako dahil sa nagbenta yung mga kasama ko ng mga isla. At ino ba, siguro nakatatlong bote sa tigil ako. So, pa yung sinasabi nila na yung parang nakakita ka ng tigil sa maliwanag, siguro mga tanghalin tapos. Hindi ako, hindi pa ako minum, hindi ako marunong minum eh. Bata pa. Unang inom ko yung lasing ka. Suray sa yung pinagtatawa lang pa ako nila. Gapang talaga eh. Yung gapang na ano. Tawa. Ganun tayo ng araw. Kalaw. Nung araw. Pero binago na natin. Mula nang tawagin tayo ng Panginoon. No? Yung paglalasing, yung pagnanakaw, yung manglulupi, yung masyado ang dinadaon yung sandali. Kayang-kayanin ba? Yung salita ngayon, tawag yan, huli. Nambubuli ka nung araw. Pero ngayon, binabago natin yung mga pag-isip. Ang sabi ko sa Epeso, ganito pa. Balikan natin Epeso. The chapter po, dito ako sa 17. Basahin ko po. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksiyan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahalang kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas na kanilang puso. Ganun eh. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan na pahikaya sa kalibugan upang kalakarin ang lahat ng karunian ng buong kasakiman. Ngunit kayo hindi nangatuto ng gayto kay Kristo. Ito na sinasabi. Inyong iwan tungkol sa paraan ng iyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumumaro sa mga ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya at kayo'y nagbago sa espiritu ng iyong pag-ibig. Nagbago na. Nagbago na siya. Kumbaga, dati sa kadiliman ka, nasa kaliwanagan ka. Ganun na yung mga punto ng ating pag-aaral. Hindi magagawa ng isang tao no, na ibigin mo yung tao eh. Hindi magagawa ng isang tao. Liban na kung tawagin ka ng Panginoon at natuto ka ng salita ng Panginoon. Hindi ka matututo ng kapakumbabaan kapag hindi ka yung pag-isip mo wala sa opisa ng Panginoon. Lagi andun yung pataas. Pero dahil sa salita ng Panginoon, binabago niya tayo. Iba na yung pag-iisip natin. Marunong na tayong magpatawad. Yun na yun. Ito pa. Sabi ka nun. Sa 8. Sapagkat noong panahon sa Epeso, kayo'y kadiliman, dadapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo sa kabutihan at katwiran at katotohanan. Katotohanan. Nagiging sa mga mahinahon, mapagpigil, ganun, pagpigil, matitinsin.
Hindi ka na gumaganti. Hindi ka agad sumisiklab yung galit. At pipigilan mo na siya dahil sa salita ng Panginoon. Hindi na tayo nakikiayos sa salimutan ito. Hindi ka. Yun yung ating natutuhan sa salita ng Panginoon. Isa pa, ito yung isang pamamigat eh. Kung sa Mateo, tingnan niyo. Sa Mateo. Ito lang, may hirap pa gawin ito eh. Hindi ako magagawa natin ito. Si kapatid na Nober, talagang din natin siya kung magagawa niya rin to. Kapag nagkaroon ka ng ganitong encounter, dahil sa iyong kapatid. Kapatid, dati niya ma. Sabi sa 21, Mateo 18:21. Nang magkagayon lumapit si Pedro at sinabi sa kanila, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin? Kasi aking panatawarin. Hanggang sa makapito, ilanong na ating na Apostol Pedro? Hanggang kailan ano? O sabi na, makailang magkakasala yung aking kapatid laban sa akin? Kasi aking panatawarin. Kaya tanong niya, makailan? Sabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapito. Ito. Ito ang haka. Sa ibang salita, doon sa Lucas, may sinabi sa chapter 7. Kapag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, magkasala sa iyo sa isang araw, 7 beses. Isa lang beses, hindi mo patatawarin. Ano? Galit ka eh. Sa isang araw, 7 beses, tapos magsabi sa iyo na pinagsisiyan niya, patawarin. Mabigat ka. Hindi pwede. Sa isang pangkarniwang tao na sumusunod sa kung yung pagkakilala mo sa kapas ng Panginoon, hindi pa ganun malalim. Hindi. Kasabihin mo. Hindi. May labat na, pinapatawad na kita, pero yung sugat, may pilat na. Ganun lang sa atin. Meron ka pang rin lang nakikinkin na galit. Pero sa isang naturuan ng Panginoon, kung yung pag-ibisip mo, ay sa utos, yung pag-ibisip ko sa Panginoon, magagawa mo siyang patawad. Ganyan yung ginawa sa atin kasi ng Panginoon. Diba? Tayo masakim. Malilulupit. Mapakupit. Pero lahat ng iyon, hindi tinignan ng Panginoon na tawad sa iyo. Hindi tayo magpapatawad. Sabi na lang, hindi tayo patawad. Kaya nangagawa natin yung mga bagay. Ito yung sinasabi nila kami, no? Mga bagay na imposible na nakagawa ng isang kasyari. Yung magpatawad. Yung imposible na hindi ka gaganti. Pinagawa po kita ng Kristiyano na pinaubaya mo si Jesus. Ang sinabi naman ito kapit kayo na, muli ko basahin. Unang Pedro, chapter 3. Ayan. Tama yun, ha? Sa 8, katapusan kayong lahat ay magkaisang akala madamayin. Ito, natututo lang tayo nito eh. Madamayin. Mga ibigan tulad sa magkakapatid. Ito, sa kapisanan. Kahit na hindi tayo malalayo, hindi naman tayo magkapamilya talaga eh. Pero, mga ibigan tulad sa magkakapatid. Mga mahabagin. Mga mapag-ubabang pag-iisip. Wala na yung kapalaluan sa atin. Wala na. Tapos, na huwag niyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pagka-alipusta kundi ng pagpapala yung napagkakita mo pagpala yung inuusap sa'yo. Hindi makagawa ng tao yun. Yung tao na sa dilutan yung mga gawa. Pero yung mga bagay na yan nagawa ng isang tinawag ng Panginoon. Kasi binigyan tayo ng buwaran ang ating Panginoon Jesus. Nabigangkit doon sa dito rin yun eh. Sa unang pwede din. Basahin ko na rin, no? Sa 21. Unang Pedro 2, 21.
sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga susunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. At nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipustain. Nang siya'y mabata, ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili kung gusto mahatol ng mga. Ay pinagkatiwala. Sabi nga ng Pakto, sa akin ang pag-ibigan mo. Di ba? Inayaan ang Panginoon. Pero pagka po si Kaya-Kaya ng Pakto, kasi sumang Panginoon. Kasi nagtago ka ng pag-ibigan. Katulad ng ito, Pilipos. Sa ating Pilipos, chapter 2. Basahin ko na dire-diretso. Sabi niya sa 2, lubusin ninyo ang aking katawan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa rin pag-ibig, na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pag-iisip na kundi sa pamamagitan ng pagkakampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo kundi sa kababaan ng pag-iisip. Ano yun? Na ipalagay ang bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Medyo mabigat din, no? Isang naisip ka. Sa isang bagay na, hindi sa isang kapatid, ha? Pero kung iisipin mo na kung sama-sama, sabi mo mas mabuti pa siya sa akin. Ba, hindi tama yun. Hindi tama yun. Ibig sabihin din sa gumagawa rin naman ang utos sa Panginoon. Sabi mo, ipalagay mo na mas mabuti siya sa akin. Parang nga eh, si kapatid na doon, ipalagay mo na mas mabuti sa akin. Robert. Eh, ganun eh, no? Hindi kababaan. Hindi kababaan siya. Ganun na, ipinapakita. Kaya ganun ang ating Panginoon eh. Katuloy natin. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo sa kanyang sarili. Ito madalas ginagawa eh. Yung kikukumpara mo yung sarili mo sa iba. Kapag dumating na yung pagkakataon ngayon na kinukumpara mo, naging mataas ka eh. Wala yan. Mas magaling ako, mas mahusay ako, mabilis ako. Lagi ito kung para, liba may kapalaluan yun. Yung titik din na yung isa, ikinukumpara yung gawa na isa. Yung nagawa mo na. Isa, ganito eh. Marami nga pala kumal. Nagbigay ako dito ng ganito. Yung buong compound ko, ganito, pinabahagi ko eh. Eh, ito na ang malalaki, wala namang nagawa. May pagkukumpara, kapalaluan. Yung iba nga, ginagawa, hindi na pinabanggit ko ganun. Sabi na, kung ginagawa ng kanang kamay, wag sana na malaman yung kaliwang kamay. Kasi hindi na pinagsasabi. Yung mga pagturo na yan. Yung mga natutuwan natin. Kasi nga, yung pag-iisip niya, yung kanyang paglilingkod, yung pag-iisip sa utos ng Diyos. Doon mong maluluwalhati at mabibigyan ng kapurihan yung tumawag sa iyo. Kaya nga, kapayapaan. At sa isang salita, dakilang kapayapaan. No? Walang pagkakatipid. Yung nagsisunod sa utos. Madaya nga nung kapitipid. Kapag nalangin yung pag-iisip na walang paglalaman. Okay. Tama ba yung salita ngayon sa nito? Walang paglalaman. Kasi nga, kasi kapag naisip para pa sa salita, nagtataasan nito. Kundi ang bagay sa atin, ipalagay mo na mas mabuti siya sa'yo. Mas mababa rin. Ito kung magkaiba rin ba pagkasalita. Yun yung mga natin. Kundi natin,
No, sa puli, huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Tapos ito na, isang pinakamagandang pakit. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ano yun? Na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So, ano si ano ginawa ng ating pangit? Ito sa isip. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Tama yung bangkit ka rin na ito rin yung mas mabuti siya sa iyo. Hindi ka papantay. Mabuti siya, mabuti niya ba ako? Ito rin eh. No, hindi niya kinukumpara. O hindi mo lang siya pumapantay. Hindi ko sinabi niya rin. Hindi niya inaring nararapat na panangyan ang pagkapantay niya sa Diyos. So, makano yung nagkakamali dito? So, ibang topic naman kasi yan. Na sinasabi dito ka, sabi natin, tako si Kristo, sabi nila. Pero dito sinabi, bagamat siya ang anyong Diyos, binabago nila yung talatang to eh. Ito yung mga original na salin eh. Kahit sa Hebreo, kahit sa Grego, ang original to. Nasa, bagamat nasa anyong Diyos. Hindi tao. Meron ang ating Panginoon. Bakit ko pa isa? Nagkatawang tao. Hindi siya tao. Nagkatawang tao. Kaya nga sinabi rito eh. Bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya pinangnan. Nakapantay niya ang Diyos. Isa yung gano'n, ano ka nagkatawang tao? Diyos siya. Anak ng Diyos. Kundi anong ginawa niya? Hinubad niya ito at nag-anyong alipin. Yan ang itulad sa mga tao. At palibasa yung nasumpuhan sa anyong tao, siya'y nagpakababa. Nagpakababa siya sa kanyang sarili na nagmasunuri. Ito ay dapat sa atin eh. Maging masunuri. Sabi rito, hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa puso. Kaya naman na Panginoon. Kaya hindi tinuturo yung kapatid mataas. Ang sabi sa ilang salita ng Panginoon, ang mapagmataas ibinababa ng Panginoon. Ganyan yung pinagawa. Kaya natin mapaunga, tataas tayo ng Panginoon. Kaya natin tayo ng Panginoon. Ayan yung mga ilang natutuwa natin. Na pagamat yung mahirap, hindi natin naman tayo mahirap yun. Pero dahil sa pagkanais mo mabigyan kaluwalhati ng Diyos, gagawin natin ito. Magsisikapan natin. Hindi natin ito magawa ng ating sarili. Kundi sa tuwing din ang Panginoon, sa'yo gagawa sa atin. Kasi sa katulad yung patutok ka rin ah. Marunong magpigil yung ating kapatid din oh. Eh, kung nasa sanglibutan ka, panganay ka, eh, ikaw yung magdidikta sa kanila. Magsasalita ka sa kanila. Ako panganay rito. Diba, gano'n? Pero dahil sa natuto tayo pa rin, hindi na gusto tayo kung natin paglaban bukod sa mga pag-aari ng sinigil ng ito. Kaya nga, nalaman natin yung living. Diba? Yan nagpapalakas sa atin ng ating pamilya. Nasa tagutong. Kaya sa amin, nasasansin pa rin. Paano dito ba tayo magpakayaman? Di ba? Paano naman tayo? Ano mang kalagayan, atin natin sa ngayon. Yung pagsulong sa ulo. Ganyan po sa atin. Ganyan yung mga nakita natin. Yun lang yung dapat na gawin natin. Yung pagsulong. Kasi yung pagsulong sa babaan yun. Yung pagsulong sa mga pwede sa ngayon. Isipin natin na ginagawa natin ito. Yung pagpipigil. Kainahunan, hindi sa ganang ating sarili lang, kundi sa tumawag sa atin. Kasi ito yung hindi na makita. Diba sabi kanina sa atin na bakit? Kayo'y makapakasaktan. Gaya na yung ama na nasa langit. Mamisaktan sa paningin ng ama. Yun ang nasa atin. Tapos sabi ko sa Kolosas, basta rin ko tayo sa Kolosas.
Ito na, no? Sa 3:2, ito na. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ito na yung pag-iisip natin. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatago pa sa amin ni Kristo. Ni Kristo sa Diyos. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Alin yun? Kasi pagpatayin, alin. Talagang patay totally na eh. Hindi na babagod. Pakikapit, karumihan, masamang kita, masamang nasa, masamangan, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa mga bagay na iya'y dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway na inyo rin nilakaran noong una na kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na iya. Sa atin, nakaraan na. Binago na tayo ng salita ng Panginoon. Dilipot na natin. Kaya nga, pinatay na natin. Pinatay na tayo. Ito na. Tuloy-tuloy na, no? Ito na. Upos na tayo oras. Ituloy ko lang. Na dapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit. Pinapit na natin. Galit. Pinapasan natin ang pag-ibig. Tama si natin. Kapuutan. Inaalis na natin yun. Panghihinala, patungayaw, panunungayaw. Alam nyo na mga kababaihan naman. Alam nyo yung patungayaw. Alam nyo na yan. Mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga gulaan sa isa-isa. Yamang hinubad ang inyong ang datiang pagkanao, pati ang kanyang tumanggap. Ito po yung natutuwa natin. Wala na yung pagkapukot, pag-ibig na nga eh. No, yung nabanggit ka rin yung kaaway ko. Pag nagutom siya, di ba ang hirap nun? Pero sa sumasampalataya at yung pag-iisip sa pagsasampalataya, magagawa po natin. Kung di man natin sarili, sakto rin yung Panginoon ng pagsasampalataya. Ito yung nais. Yung nasa natin na maluwalhatin yung ating Panginoon. Magagawa na isang tinawag ng Panginoon. Sabi nga, yung mga tatlo, yung sa mga natin po natin, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, yung mga imposible, nagawa ng isang tunay ng mananambasin. Kasi yun yung ating natutunan. Magandang umaga po, puri ng Diyos sa umaga ito. Maraming maraming salamat po kay Robert, magandang umaga po sa inyo at sa ating mga nakasama sa umaga ito. Maraming po salamat.